Isa yung mo ako sinta, ibubulong ko ang musika. Indak ng puso'y magiging isa, ako ng mundo'y magpapahinga. Guys, welcome sa ating bagong video tutorial na tatuturo natin sa inyo ngayon ay yung strumming version ng kantang pelikula ni Janine Tenyoso featuring Arthur Neri. Okay? So sa kanta na to guys, super easy lang nang gagawin natin mga chords dito, pero mag-iiba na ito pagka ginawa na itong plucking. Okay? So kung gusto nyo matutunan yung plucking version nito, pwede nyo puntaan yung isang video natin. Ilalagay ko yung kanyang link sa comment natin sa baba, sa pin comment natin sa baba. Okay? At meron din tayong guitar giveaway, so make sure na makasali kayo guys, no? Andun yung mechanics, ilalagay ko rin yung link niya sa baba, okay? So, una yung gagawin guys sa kanta na to, ay ilalagay nyo mga kapos sa second fret, and then good to go na kayo. Pwede nyo rin tanggalin tong kapo, tapos lagyan nyo lang ng bar chords, no? Pero mahihirapan yung mga beginners natin, kaya ito yung tinuro natin sa inyo, okay? So, yan, second fret kapo, and then good to go na kayo. So, paparinig ko muna sa inyo guys yung verse para may idea kayo kung natuturo natin, ha? So, ganito siya. Mapapansin mo kaya ako'y magkukunwari, basta nararamdaman. Okay, so dun yung banda, no? So paano yon? So yung mga chords natin guys para sa verse ay E. Okay, again, hindi ito yung original na chords guys. Kung gusto nyo matutunan yung original na chords, dun ko ituturo yun sa plucking. Okay, so E. Pero pinadali na lang natin para sa inyo, okay? And then D major 7. So yung D major 7 guys, ipitin nyo lang tong tatlo, third string hanggang first string. Diba? Dali lang. Tapos A9. So yung A9 guys, para siyang A pero tinanggal nyo to, okay? Fourth string at saka third string, okay? And then A minor. And then second line ng mga chords ay E. Tapos D minor. Tapos A9. And then B7. Okay, so yung B7 guys ay ganito lang yung kanyang shortcut. So, fifth string ito, fourth string ito, ito naman ay third string. Okay? Okay, so ganun lang kadali yung mga chords guys, no? So, paano naman yung ating strumming pattern para sa buong kanta? Okay, so para hindi na kayo mahirapan guys, ganito lang siya. Halimbawa, naka-E kayo. So, ganito siya. Isang strum down, down, tapos slap. And then ulit-ulit, down, slap. Okay, so kada chords yun, ganun yung gagawin nyo. Okay? So, ulitin natin. Down, slap. Yung pag-slap, guys, pwedeng ganito. Pwede rin naman ganito. Pwede rin naman ganyan. Okay? Ganyan siya. So, ang gawin nyo, guys, sa pag-slap, doon kayo sa may butas, mag-ganyan, ha? Mag-slap sa may butas ng gitara. Dito lang ako nang pinapakita ko lang sa inyo para mas madali nyo makita. Okay? So, ayan. Down, slap. Down, slap. And then, lipat ng chords. Down, slap. Down, slap. Slap. Down, slap. Down, slap. Okay? So, ganoon na siya kadali, di ba? Sabi ko sa inyo, makukuha niyan kaagad. Okay? So, kapag kinantahan natin yung mga verse, ay ganito siya para mas makuha niyo na talaga. So, mapapansin mo kaya ako'y magugunwari, basta nararamdaman kahit walang pumapagitan. Okay? And then, ulit-ulit yun. Ikaw ang tanging sana ako'y pagbigyan ay tagal ng hinintay, bawat saglit sumasablay, isa'yo mo. Okay, so yan. So ganoon na kadali yung mga verse guys, no? And then after nun ay pumunta na tayong chorus. So yung mga chorus guys ay ganito, dito yung siya banda, no? Isa'yo mo ako sinta, ibulong mo musika. Okay, so dun siya, no? So, paano yon? So, yung mga chords natin, guys, sa chorus ay E. And then, F sharp minor 7. Okay? So, F sharp minor 7. Shortcut na ituturo ko sa inyo para hindi na kayo mahirapan, guys, no? So, dito siya sa 6th string. Tapos, ito naman ay 4th string. Ito naman ay 3rd string. Tapos, yung 2nd and 1st string ay open lang din. Okay? Ayan. So, pagka in-strum nyo, ganun. Okay? Para hindi na kayo mahirapan. And then, G sharp minor 7. Ang G sharp minor 7 ay iurong nyo lang to guys, tong tatlong to, iurong nyo lang ng dalawang fret and then good to go na kayo. G sharp minor 7 na yan. And then babalik ulit kayong F sharp minor 7.
Okay? So, ganun siya kadali, di ba? And then, second nila mga chords ay ganito. Na-na-na, E. Tapos, F sharp minor 7 ulit. Tapos, G sharp minor 7. Tapos, A9. Tapos, A minor. Okay? So, makapansin nyo dyan, guys, merong 1 yung A minor sa dulo. Kasi nilagyan, isang strum daw na lang yan dyan, okay? Kaya ako nilagyan ng 1 sa dulo, isang strum daw na lang sa dulo, na A minor, okay? So, ganoon lang siya kadali, no? Yung ating strumming pattern, same pa din. So, wala na tayong problema doon. E di, kantaan na kagad natin siya para mas matutunan nyo, okay? So, isayaw mo ako, sinta, sasayaw din kita, sinta, hindak ng puso yung gingisa, ako nang pahinga parang isang peli. Kaya ganyan yung mga chords. Na 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 ni corda pia. Na 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 na. At ako walang iba. Tapos balik kayo yung chords ng mga intro. So yung chords ng mga intro, guys, ay ganito. E, D major 7, and then A9, tapos A minor. Ayan, so ganoon lang kadali, guys, no? And then after noon, babalik na naman kayong verse, tapos refrain. Meron na ng refrain, guys, no? Yung verse 2, guys, ay si Arthur Nere na yung kumanta. So same pa rin ang mga chords ng mga verse. Wala na tayong problema doon. So pagdating ng refrain, ay ganito na siya. So sana nga ba yung banda? So hanapin ko muna yung lyrics, guys, no? So Gabilang. Okay, so doon yung banda, no? So, paano yun? So, yung mga chords natin sa refrain, guys, ay ganito. G sharp minor 7. So, ganito siya, di ba? Tapos, B minor. Ang B minor na shortcut niya, guys, na ginamit din ni Janine, ay ganito. So, itong G7, G sharp minor 7, irulong niya lang ng 3 fret. So, pang ilan na to? Pang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pang 7 fret na siya. Tapos, yung E7, binabalang niya yan. Para siyang B7. Pero nandito siya sa 7th fret, okay? Yung B7 na ginamit nyo kanina, guys, inilipat nyo lang sa 7th fret. Tapos A9 and then B, okay? So yung B, guys, ay ganito. So kung hindi nyo kaya yung ganyan, kahit hindi nyo na siya i-bar, ay ganyan na lang. Okay? Kahit hindi nyo na siya i-bar, ganito na lang, okay? So yan, so ganun ang mga chords. At sa ganun ang mga chords ay ganun ulit. Sa G sharp minor 7, tapos B minor, tapos E7, and then A9, tapos B7. Okay? So, ganoon na siya kadali, di ba? So, pagka pinasadaan yung refrain ay ganito. Kahit na sandali lang. Okay? And then after nun, babalik na naman kayong chorus and then tapos na yung kanta. Isaya mo ako, sinta. Okay, so yan. So, ganun lang kadali, guys, yung buong kanta na pelikula ni Janine Tenyo. So, ang gagawin natin ngayon ay kanta natin siya simula sa pinakaumisa, simula sa verse hanggang chorus para malaman nyo, guys, yung progress sa kanta na to. Okay, so pwede nyo ako sabayan, guys, no? So, dito muna tayo sa verse. So, mapapansin mo kaya ako'y magkukunwa. Basta nararamdaman kahit walang pumapagitan. Nararamdaman kahit walang pumapagitan. Tama, A minor. Ikaw ang kang gustong pagmasda. Sana ako'y pagbigyan. Kahit tagal nang hinintay, bawat saglit sumasabay. So, bawat saglit, sumasabay. Tapos chorus. Isayaw mo ako, sinta. Ibubulong ko ang musika. Hindak ng puso'y magiging isa. O nang do'y magpapahinga. Parang isang pelikula. Layo man tayo ng kurda pia. Kinabalik ang sorry. Sorry, nalito ako doon. So, ulitin natin. Sorry, no? Pa. Pelikula. Layo mo. Na-na-na-na-na. Nananalik sa bawat eksena. At ako. Walang iba. Tapos, balik na naman kayong chords sa mga intro. Okay?
So yan, so ganun lang kadali guys yung buong kanta ng pelikula ni Danyin Tenyo. So okay? So yan, so kung gusto guys matutunan yung plucking version nito, pwede niyo punta sa video natin para matutunan niyo rin 'yon, okay? So enjoy sa bago niyo matutugtog guys. Kita tayo sa next video natin. Bye.